Hi guys! Welcome to the Chubby Fit Vlog. Papunta kami ngayon ng Singapore at nagbook kami ng Grab from Rizal papuntang airport na IA Terminal 3. Unfortunately, na-flat yung gulong ng sasakyan habang nasa daan. Mabuti at may spare tire si Sir Grab Driver at mabilis lang siyang nagpalit ng gulong. Mabilis naman kaming nakarating ng airport dahil wala naman traffic. Nagbayad agad kami ng travel tax na 1,620 pesos sa Tiesa counter. Yung flight namin papuntang Singapore ay 5:40 AM pa naman. Medyo worried lang kami baka mahaba ang pila sa immigration. Nag-start na kaming pumila para sa international check-in around 1 AM. Hindi namin ni-expect na mahaba pala yung pila sa pag-check-in pa lang. Nag-isa lang kasi ng airline yung check-in papuntang Bali, Hong Kong at Singapore. Kaya grabe yung bulto ng passengers. Habang nasa pila, namigay na ng departure card yung airline para i-fill out. Mga 1 hour and 15 minutes kami bago nakapag-check-in ng luggage at nakakuha ng boarding pass. Maiksi lang yung pila sa immigration, hindi katulad nung pagbiyahe namin last time na napakahaba. Ang laki rin ng improvement sa immigration natin, wala masyadong tanong yung immigration officer, tinanong lang kung saan ako pupunta, kailan babalik at kung sino ang kasama. Nag-open na ang boarding gate around 5:15 AM. Medyo puno ang aircraft sa flight namin papuntang Singapore. Yung flight papuntang Singapore from Manila is approximately 3 to 4 hours. Maagang nakarating yung flight namin sa Singapore. At around 9:15 AM, nasa Terminal 4 na kami ng Changi papuntang arrival area. Mapapasana all ka na lang talaga sa ganda at bango ng airport nila. Well, world's best airport nga lang naman pala ang Singapore Changi for 2023 per Skytrax. Mabilis lang rin ang immigration dito kasi automated din. Pag nagka-issue sa automated IO, i-refer ka rin naman sa manual IO na mag-a-assist sa'yo. Nasa conveyor belt 4 yung luggage sa flight namin. Dito na kami nag-withdraw ng pera sa airport. Bumili din kami ng SIM from Klook for 15 days at niredeem sa Terminal 4. Unfortunately, nakalock sa smart yung mga phones namin at hindi nagana yung SIM card. Kailangan daw tawagan or mag-reach out sa telco company para ipa-open. Di namin ginawa dahil ayaw na namin mahassle. Buti na lang may dalang old phone yung wife ko kaya nagamit namin yung isang SIM. Ang Terminal 4 ay nakahiwalay sa Terminal 1, 2, 3 at Jewel. May free shuttle bus from Terminal 4 to Terminal 1 papuntang Jewel. Less than 10 minutes lang ang travel time. Nakakamangha talaga ang Jewel dito sa Singapore. Ibang-iba ito sa personal sa nakakapture lang ng video. I-explore muna namin itong Jewel at magliliwaliw. Multi-level pala ito at ang indoor garden dito ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. May mga iba't ibang amenities din sa upper floors ng Jewel gaya ng canopy walk at iba pa. Rain vortex ang tawag sa water feature sa gitna ng Jewel. Animoy parang tubig ulan na nahuhulog sa imbudo kung ito'y pagmamasdan. Iba rin ang itsura nito paggabi gawa ng iba't ibang kulay ng ilaw compared sa umaga.
kami ng makakainan sa basement area ng Jewel. Sa KFC kami kumain para safe. Hindi kasi kami adventurous pagdating sa pagkain sa ibang bansa. Kailangan namin i-ready ang aming mga sarili sa ibang lasa. Iba din ang itsura ng rain vortex sa basement area. Ang astig lang din tingnan. From Jewel, nilakad namin ng approximately 10 minutes via Link Bridge papuntang Terminal 2 kung saan yung MRT station. Bumili kami ng Singapore Tourist Pass worth 34 SGD. Aniride ito sa bus at MRT for 3 days at refundable yung 10 SGD pag i-return yung card. Isang station lang from Changi to Tanah Merah Interchange para mag-transfer sa East-West Line papuntang Aljunied Station kung saan malapit ang aming hotel. Less than 15 minutes lang ang travel time papuntang Aljunied. Ito ang neighborhood ng Hotel 81 Gold sa Geylang. From Aljunied Station ng East-West MRT Line, mga 500 meters ang lalakarin. Medyo nagkaaberya lang ng kaunti kanina sa paghahanap ng hotel dahil namatay ang spare cellphone namin at nawalan kami ng internet connection. Buti na lang at may bagets na Singaporean kaming pinagtanungan at ni Google Maps niya at tinuro yung daan. Nakapag-check-in kami around 3 PM. Ngayong gabi, i-check namin yung Merlion Park at Marina Bay Sands area. Mag-MRT lang kami from Aljunied, baba ng Raffles Place. Travel time is approximately 12 minutes. Kahit 7 PM na dito sa Singapore, medyo pa sunset pa lang. Unlike sa atin na 6 PM, madilim na. Nahahawig sa Pasig River itong Singapore River kung iyong iisipin. Mas malinis lamang nang di hamak ang ilog dito. Actually, ang paligid ng Singapore River ay may esplanade at river park. Babaybayin lang namin ito hanggang sa makarating kami ng Merlion Park. May river cruise din pala dito sa Singapore River. Di nga lang siya part ng itinerary namin. Napakaganda din itong Fullerton Hotel. Ito ay isang 5-star luxury hotel sa isang grandioso at historic structure. Isang dumilim dito sa Singapore. Isa sa mga na-notice ko, sobrang humid dito sa Singapore. Although, medyo similar lang naman ang temperature sa atin at dito, dahil sa taas ng humidity, grabe ako magpawis dito kahit gabi na. Ang Singapore ay may tropical rainforest na climate, habang tayo naman ay tropical monsoon. Nakakamanghang makita ang Merlion statue in person. As expected, hindi ito ganun kalaki. Nasa 8.6 meters tall lang ito at bumubuga ng tubig galing sa bibig. Ang Merlion ay isang mythical creature na may ulo ng leon at ang katawan nito ay sa isda. Naging prominenteng simbolo ito ng Singapore at ginagamit para i-represent ang city-state sa sports, tourism branding at iba pa. Medyo mahirap lang kumuha ng picture na walang photo bomber sa ganitong oras dahil sa dami ng tao sa park. Magandang vantage point ang Merlion Park kasi makikita mo dito ang downtown CBD skyline ng Singapore.
Marina Bay Sands, Arts Science Museum, Singapore Flyer, at Esplanade Theaters on the Bay na kahugis ng durian. Naglakad kami sa Jubilee Bridge. From Merlion Park, pwede lakarin papuntang Marina Bay Sands. Paikot lang naman ang area. Madadaan mo rin ang Esplanade Park. Unfortunately, hindi nakasindi yung mga ilaw sa Helix Bridge. Napakaganda sana nito kung may ikaw. Ang Helix Bridge ay isang pedestrian bridge na nagdudugtong sa Esplanade papuntang Marina Bay Sands. Magdi-dinner muna tayo sa food hall ng The Shops at Marina Bay Sands. Nasa basement ang food hall nila. Napakaganda nitong chandelier, centerpiece ng The Shops. Ito ang Spectra, ang free light and water show sa Marina Bay. Ang best vantage point para sa Spectra ay sa deck ng The Shops at Marina Bay Sands. Dalawang beses ang show kada 8 p.m. at 9 p.m. gabi-gabi. Ang Spectra show ay tumatagal ng 15 minutes. Medyo late na rin. Magkukumute tayo via MRT pabalik ng hotel. Ang Bayfront MRT ng Downtown Line ang MRT station sa Marina Bay Sands area. Magta-transfer station na kami sa Bugis MRT East-West Line. From Bugis, ilang station na lang pampuntang Aljunied. Nasa Red Light District pala yung Geylang kung saan yung Hotel 81 Gold located. I would recommend sa ibang parts ng Singapore kayo magstay kung gusto nyo ng family-oriented atmosphere. This concludes our day 1 dito sa Singapore. Samahan po ninyo kami sa mga susunod na episodes ng Travel to Singapore 2023